Magandang araw po sa ating lahat. Kapag po ang mga tao ay nagsasabi, ang ganda ng misa natin, ang unang tinutukoy nila ay maganda yung homily. Tsaka siguro sabi maganda yung music, o magaling yung pare magsalita, o kaya maganda yung decoration. Pero bahagi po ng pagsasabing maganda ang misa ay maganda yung homily. Yan po yung inaabangan ng maraming mga tao, ang homily. Ngayon po ay pag-uusapan natin ano ba yung katuruan ng simbahan tungkol sa homily. Totoo, hindi naman po yung mga tao magbibigay ng homily, pero at least alam natin ang ating i-expect. Ano yung tinuturo ng simbahan tungkol dito? Ito'y dapat pag-aralan ng mga seminarista, ng mga pare, kaya mayroon tayong subject na tinatawag na homiletics. Pero yung mga tao dapat ay magbigay din ng kanilang feedback para po nila matulungan nila ang mga pare na magbigay na maayos na homily. Makakabigay po tayo ng feedback kung alam natin ano ba dapat ang purpose ng homily. Ano ba dapat ang laman ng homily? Ano ba dapat ang maibibigay ng homily? Kasi hindi naman po lahat ay maibibigay ng homily. Tandaan po natin, ang homily ay mga 10 to 15 to 20 minutes lang yan. Hindi masyadong mahaba, hindi masyadong maiksi. Pero kung alam natin ano ang purpose, ano ang dapat laman, saan dapat nang gagaling ang homily, matutulungan natin ang mga pari natin na magbigay ng maayos na homily. Kaya pakinggan po natin ngayon, sa ating session ngayon, sa ating episode ngayon, ang tungkol sa homily. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang tungkol sa homily. Ano ba ang katuruan ng simbahan tungkol sa homilya? At ano ba ang dapat gawin sa homily? Ito po ay mahalagang malaman, syempre, ng mga seminarista, ng mga magpapare. Pero kailangan din ng mga lay people. Kasi madalas po, baka marami tayong komento sa mga homily na hindi naman natin alam ano ba talaga ang layunin ng homily. So, kaya maganda pong alamin ano ba ang tinuturo ng simbahan tungkol dito. Magsimula po tayo sa Old Testament. Hosea chapter 4, verse 6. God said, "My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I will reject you from being a priest to me." So sinabi ito ng propeta tungkol sa pari noon sa Northern Kingdom of Israel. At sinisisi ang mga pari na hindi sila nagbibigay ng aral. "Because you have rejected knowledge, I will reject you from being a priest to me." Dahil sa mga tao po ay nalilito. Ang mga tao ay naguguluhan for lack of knowledge. Kaya isa pong gawain ng pare ay ang pangangaral sa mga tao. Hindi lang sila taga-offer ng sacrifice, sila po yun ay nagbibigay din ng aral sa mga tao. At ganun din po ang mapakinggan natin kay Propeta Malakay. Malakay chapter 2, verse 7 to 9. "For the lips of a priest should guard knowledge, and people should seek instruction from his mouth, for he is the messenger of the Lord of hosts. But you have turned aside from the way, you have caused many to stumble by your instruction. You have corrupted the covenant of Levi, says the Lord of hosts. And so I make you despised and abased
before all the people, inasmuch as you have not kept my ways, but have shown partiality in your instruction. So mahalaga po, ang expected sa mga pare noon pa sa Old Testament is that they should guard instruction. Sila po'y magbibigay ng aral sa mga tao. Pero dahil po sa hindi wastong aral ang kanilang ibinibigay, you have corrupted the covenant with Levi. No, ang inyong mga aral ay hindi wasto, hindi papatsi-patsi, hindi buo. You have shown partiality in your instruction. Kaya dahil dyan po, many people stumble dahil sa hindi wasto ang inyong instruction. Kung sa panahon ni Propeta Hosea, ang pari noon ay hindi nagbibigay ng aral, dito naman sa panahon ni Malakay, mali ang mga aral, hindi buo ang mga aral na ibinibigay ng pari sa kanyang panahon. Kaya mahalaga po ang ministry of the word, ang pagbibigay ng aral sa mga tao. At yan po'y pinili din ng mga apostles, binigyan nila ng priority ang mga aral. Nagkaroon po ang unang problema ng simbahan noon ay nagkaroon ng reklamo ang ibang mga Hudyo, ang mga Hebrew-speaking Christians. Nagreklamo sila, ang mga Greek-speaking Christians pala, nagreklamo na ang kanilang mga balo ay hindi nabibigyan ng wastong suporta ng simbahan. At dahil sa reklamo nila, nagpatawag ng pulong ang 12. So the 12 called together the whole community of the disciples and said, "It is not right that we should neglect the word of God in order to wait on tables." Ibig sabihin ng to wait on tables, itong pagsisilbi, magpapakain, magbibigay ng ayuda, no, sa mga widows. "Therefore, friends, select from among yourselves 7 men of good standing, full of the spirit of wisdom, whom we may appoint to this task, while we, for our part, will devote ourselves to prayer and to serving the word." Nakita po ng mga alagad na hindi nga nila nagagampanan kasi ang dami na ng mga Kristiyano noon. Hindi na nila kayang gampanan isang mahalagang tungkulin na pagpapakain, pagbibigay ng tulong sa mga balos at mga mahihirap. Kaya ang solution nila is to create another ministry, and that's the ministry of deacons, tagapaglingkod. Kaya pipili sila ng 7 mga taong maaasahan na sila yung mamimigay ng mga pagkain sa mga balo para sila ang 12. They could give their part, devote themselves to prayer and serving the word. Kaya nag-prioritize ang mga alagad. Ang kanilang tungkulin ay mas pa nalalabi ang pagdadasal. May panahon silang magdasal at may panahon silang mag-serve ng salita ng Diyos. Kaya yung service of charity will continue but will be done by another group. So nag-prioritize po, at ang priority nga ng mga alagad ay ang panalangin at pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ganun po kahalaga yan na nung sumulat si Pablo kay Timoteo, isa sa mga instructions ni Pablo kay Timoteo ay ito. Mahalagang instruction, mahalagang utos na kanyang ibinigay. "Before God and before Jesus Christ, who is the judge of the living and the dead, I charge you in the name of the His appearing and of His kingdom, proclaim the message, welcome or unwelcome, insist on it, refute falsehood, correct error, give encouragement, but do all with patience and with care to instruct." Yan po yung habilin niya, mahalagang habilin kay Timoteo. Proclaim the message. Katanggap-tanggap man o hindi katanggap-tanggap, napapanahon man o hindi napapanahon, proclaim the message. Ano bang ibig sabihin ng proclaim the message? Refute falsehood.
yung mga katiwalian, yung mga hindi makatotohanan, ay dapat yan ay basagin, dapat yan ay sabihan na mali, correct error, and give encouragement. Bahagi yan ng proclaiming the Word of God. With patience, mapagtiyaga, patuloy na ginagawa, at magsisikap na maintindihan ng mga tao, with care to instruct. Bakit ganon yung habilin, yung aral ni St. Paul sa kanyang disciple na si Timothy? Because he said, the time is sure to come when people will not accept sound teaching, but their ears will be itching for anything new, and they will collect themselves a whole series of teachers according to their own tastes, and they will shut their ears to the truth and will turn to myths. But you must keep steady all the time, put up with suffering, do the work of preaching the gospel, and fulfill the service asked of you. So, yan po yung kailangan gawin dahil po sa maraming dadating ang panahon. At ngayon, ganun nangyayari nga ngayon yan. Ang mga tao'y maniniwala sa ano-ano na lang. Anong gusto nilang mapakinggan, doon sila nakikinig. At lalong-lalo na sa ating panahon ng may social media, kung ano-anong mga turuan ang nandiyan. Kaya dapat hindi tayo mapagod, hindi tayo titigil sa pagtuturo sa mga tao upang ang katotohanan ay hindi malunod ng mga kasinungalingan. So that's why you have to preach, you have to teach in season and out of season. Dahil po sa napakaraming mga katiwalian, maling katuruan na lumalaganap. Kaya kung wala tayo, hindi tayo nagsasalita, hindi malalaman ng mga taong katotohanan. Sinabi po ni St. John the 23rd, it is most important that the clergy are at all times faithful to their duty of preaching. Napakahalaga. Preaching is a duty. Kaya yung mga kaparian ay dapat maging faithful sa duty'ng ito. At hindi lang nga. Sinabi pa ni Pope St. Pius X, priests are bound more gravely to no other office, nor more strictly to any other obligation than preaching. Napakahalaga po ang obligation ito. Kaya kung ang isang tao ay hindi handang mag-preach, hindi kayang mag-preach, maaaring iyan ay isang indication na hindi siya para sa pagpapare. Kasi yan po isa sa mga mahalagang gawain ng pare, ang pag-preach. Alam po natin na maraming mga reklamo sa mga preaching ng mga pare. Sa ngayon po, ang pinakaregular na preaching na makikita natin sa mga pare ay sa mga homilies. Although preaching is a general term, pwede yang gamitin para sa pagbibigay ng retreat, pagbibigay ng recollection, sa pagbibigay ng mga talks. Pero ang isang mas common ng way of preaching ay ang pagbibigay ng mga homilies. At marami pong nagre-reklamo sa mga homilies ng mga pare. Wala namang laman, masyadong mahaba, masyadong maiksi, no? Hindi naman galing sa Bible ang kanilang preaching. Kaya po ang Vatican ay nagpalabas ng isang guideline, isang katuruan tungkol sa preaching. Yan po yung tinatawag nating homiletic directory. At lumabas po yan noong June 24, 2014, mga 7 years ago. At yan po ay galing sa Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments. Yan po yung department ng Vatican that takes care of our liturgy. Kaya nagbigay po siya ng mga aral tungkol dito. At ito po ang layunin
ng directory yan. The aim of the directory is to present the purpose of the homily as this has been described in the documents of the Church from the Second Vatican Council to the Apostolic Exhortation Evangelii Gaudium, and to offer guidance based on these resources to help preachers carry out their mission properly and effectively. So, magbibigay po ang mga katuruan ng simbahan, at marami siyang katuruan mula sa Vatican II. Yan po ay 1965 hanggang sa Apostolic Exhortation Evangelii Gaudium ni Pope Francis. Yan po ay 2013. So, kinolekta niya ang mga mahalagang katuruan para magbigay po ng guidance sa mga tao, sa mga pare, para sa kanilang misyon na magawa nila ang misyon nilang mag-preach, lalong-lalo na ng homily, properly and effectively. So, kaya lumabas po siya ng homiletic directory. Pwede niyo pong basahin yan. At dito po makikita natin ang buong katuruan ng simbahan. Kaya ang gagawin po natin, kukuha tayo ng ilang mga katuruan na galing dito at galing din po sa mga iba pang documents, lalong-lalo na Evangelii Gaudium ni Pope Francis, na may marami din po siyang sinabi dito tungkol sa homily. No? Sinabi po ni St. Paul sa kanyang liham sa mga Thessalonians, "We have been approved by God to be entrusted with the gospel. So we speak not to please men, but to please God who tests our hearts." Paganda pong isipin na pinayagan tayo ng Diyos, pinagkatiwala sa atin ang good news. Pinagkatiwala ng Diyos. Kaya kapag tayo nagsasalita ng good news, nagpipreach, our purpose is not to please men. Hindi po tayo mga entertainers. No, ngunit, in order to please God. So, yan po isang paglilingkod sa Diyos. Ang Diyos na nakakakita ng puso natin. So, magandang isipin, examine natin tayong nagpipreach. At hindi lang po kami mga pari nagpipreach. Marami rin tayo mga lay preachers. Ito po'y ipasalamat natin sa Diyos na pinagkatiwala sa atin ang good news. Pero ang purpose natin ay hindi upang sabihin ang gustong mapakinggan ng mga tao. Ngunit ang gustong sabihin ng Diyos. Yan po yung mahalaga. Sinabi po ni Pope Francis, "One need not be a great orator to be an effective homilist, but the following are to be attended to." So ano yung mga mahalaga, no, para po magbigay ng homily? At ang homily po ay ginagawa sa loob ng misa. So iyan po ay kaugnay sa liturgy, it's an liturgical action. Hindi po yan isang speech para sa anong okasyon. Yan po'y bahagi ng ating pagsamba. Ito po yung sinabi ni Pope Francis. Una, the preacher makes the Word of God central to his own spiritual life. Hindi po tayo makaka-preach nang hindi natin alam. Kaya kung tayo'y mag-preach ng Word of God, dapat ang Word of God, ang salita ng Diyos, ay bahagi ng ating buhay. Kaya ang una pong tingnan ay hindi yung technique na magsalita. Ngunit tingnan po natin yung ating buhay. Yan ba'y nakabase, no, sa salita ng Diyos? Ang ating spiritual life, yan ba'y ginagabayan ng salita ng Diyos? Pangalawang mahalaga, ang preacher should know the people well. Kinoconnect ng preacher ang salita ng Diyos sa mga tao. Kaya kailangan alam niya ang salita ng Diyos, alam niya ang Bible, at pangalawa, alam niya rin yung tao. Ano ba yung kalagayan ng mga tao? Ano ba yung pagkagutom ng mga tao? Iko-connect niya yung dalawa. So,
the preacher himself makes the Word of God as the basis of his life. And then, he knows the people well. Pangatlong kahalaga, he is reflective on the events of the times. Parang maikonek yung dalawa, dapat yung preacher ay mapagnilay. Pinagninilayan niya, ninanamnam niya ang mga pangyayari sa panahon ngayon. Ano bang sinasabi ng Diyos sa pangyayari sa panahon ngayon? Ngayong pandemic, ano ba ang pinoproblema ng mga tao? Ano ba ang mensahe ng Diyos sa kanila sa ngayong panahon ng pandemic? Ngayong mag-e-eleksyon, ano ba ang sinasabi ng Diyos sa ating panahon? So, yan po ay dapat reflective ang isang preacher. Pang-apat, he continually seeks to develop the skills that help him preach effectively. Kaya sinisikap niya na ma-develop niya ang mga skills, public speaking skills. Wala naman po sa atin na ipinanganak na magaling nang magsalita. Para gumaling sa pagsalita, kailangan nating i-develop ang pamamaraan ng pagsasalita. At marami po tayo ngayon ng mga makikitang mga modelo. No, marami tayong mga announcer sa mga TV na talagang nag-aral paano magkaroon ng public speaking. At tayo din dapat ay nagsisikap na mas maging effective ang ating pagsasalita. No, kaya i-develop natin yan. At panglima na napakahalaga, in his spiritual poverty, the preacher invites in faith the Holy Spirit as the principal agent that makes the hearts of the faithful amenable to the divine mysteries. Ang homilists ay hindi lang public speaker, hindi po siya entertainer, hindi po siya professional speaker. Siya ay nagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya nakikita niya na mas maging effective ang salita ng Diyos kung ito ay natanim sa matabang lupa. Kaya ipinagdadasal niya hindi lang na magaling siyang magsalita, ipinagdadasal niya ang mga taong nakikinig na mayroong kahandaan, no, sa makinig na ang salita ng Diyos ay pumunta sa mga lupang mataba. Kaya nga, we are dependent on the Holy Spirit. The Holy Spirit inspires us to speak, and the Holy Spirit inspires us to listen. Para kumilos po ang Espiritu sa buhay ng mga tao, sa puso ng mga tao, hindi lang po sa labi ng mga nagsasalita. So, yan po'y mahalagang isipin na kailangan din natin ng ganyang pananaw. No, kaya nga, in his spiritual poverty, sa ating pagiging dukha sa harap ng Diyos, ang lahat po ay gawain ng Diyos at siya lang makabibigay, no, ng maayos na bunga sa mga gawain niyan. Pope Francis tells us, "Let us renew our confidence in preaching based on the conviction that it is God who seeks to reach out to others through the preacher, and that He displays His power through human words." Maniwala po tayo na ang Diyos ay gustong magsalita, na ang gusto ang Diyos ay patuloy na nagpapahayag ng Kanyang salita. God is not silent. He wants to connect. He wants to speak. He wants to lead the people. At ngayon po, ginagawa niya sa pamamagitan ng mga human instruments. Kaya nagpapasalamat tayo na ako'y ginamit ng Diyos bilang human instrument sa pagsasalitang ito. At dito napapakita ang power of the Word of God through human means. Hindi naman magsasalita ang Diyos mula sa langit. No, ngunit sa pamamagitan nitong mga liturgical celebrations natin, doon po nagsasalita ang Diyos sa atin. So let us be confident. No, it is the Word of God that we speak, and God will speak to His people. At paano nga siya nagsasalita sa atin sa homily? So the liturgy is the privileged setting in which God speaks to us in the midst of our lives. He speaks today to the people who hear and respond in the liturgy.
Kaya ang homily po ay bahagi ng liturgy. Hindi siya hiwalay sa liturgy. Hindi po ang homily na isang advertisement, no, sa ating misa, no, isang commercial. Noon may mga tao na nagsisimba, pagdating ng homily lumalabas at nanay ni Grillo. At pagkatapos ng homily, babalik sila na magsimba uli. Para ba, no, ang homily ay intermission? Hindi po intermission 'yan. Bahagi pong bahagi 'yan ng ating celebration, bahagi ng ating worship sa ating Panginoon. Kaya the homily is an integral part of the liturgy. Bahagi siya ng ating pagsamba sa Diyos. No, kaya 'wag natin tanggalin ang homily sa pagsamba natin sa Diyos. So ngayon, mahalaga pong makita kung ano ba what the homily is not. So it is not only an instruction but an act of worship. Kaya sa ating homily, hindi lang tayo nagbibigay ng aral, ng pangaral sa mga tao. Tayo'y sumasamba sa Diyos. Yan ay pagsamba sa Diyos. Kaya sa pamagitan ng homily, pinupuri natin ang Diyos, dinadakila natin siya. So isipin po natin yan, hindi lang yan instruction. And the purpose of the homily was not only to sanctify the people but to glorify God. Totoo, napapabanal ang mga tao sa mga aral natin. Ngunit ang homily din ay nagpupuri sa Diyos. Kaya pati na ang language na ginagamit sa homily, no, ay dapat mapataas ang puso ng mga tao sa Diyos. No, hindi lang na yan ay pagalitan ng mga tao. Kaya ang homily ay hindi sermon. Hindi dapat tayo sinesermonan sa homily. No, kasi yan po'y dapat magpuri sa Diyos, itataas ang ating puso, magkakaroon ng hangarin sa Diyos, magpasalamat sa Kanya o magsisi sa ating kasalanan. It's an act of worship to glorify God. Kaya the homily possesses a sacramental significance. Ibig sabihin ng sacramental, yan po ay ang Diyos, ang grasya ng Diyos ay dumadaloy sa pamamagitan po ng ating homily. So, ang sacraments ay nagbibigay ng grasya. Ganun din ang homily ay nagbibigay ng grasya. Kaya dapat maging karapat-dapat ang mga salitang ginagamit natin, ang mga gestures na ginagamit natin sa homily. Kaya yan po'y dapat nakokonek ang mga tao sa Diyos. So, intimate is the bond between the table of the Word and the table of the altar, that it is fitting that the homily should be given by the priest celebrant himself. Kaya una po, ang magbibigay ng homily ay ang mga ordained lamang. Kaya hindi po tulad ng first reading na pwedeng basahin ng isang lector o kaya ng liturgy of responsorial psalm na pwedeng kantahin ng isang kantor. Pero ang gospel ay binabasa lang ng ordained. The bishop, the priest, the deacon, ganun din. Ang homily ay binibigay lang ng ordained. Hindi tayo pwedeng mag-imbita ng isang lay preacher kahit nang gaano siya kagaling magsalita nang magbigay ng homily. No, tulad ng hindi na ang gumagawa ng consecration ay ang pari mismong ordained. Ganun din dapat ang magbigay ng gospel at magpaliwanag ng gospel. At hindi lang, mas nararapat na sino sanang nag-celebrate, siya rin ang magbigay ng homily. May sinabi nga, the one who breaks the bread should break the word. Kuminsan, maaaring ang iba yung nagmimisa, iba yung nag-iba ng homilist, pero ang normal, ang ordinary, ay dapat ang nagmimisa, siya rin ang magbibigay ng homily. In order to see the connection between the Word of God and the altar, na isa lang ang nagkoconnect sa kanila ay ang pare. No, table of the Word and table of the altar. So, yan po yung katuruan sa atin. Now, in order to understand better what the homily is, let us try to see what the homily is not.
What the homily is not? Una po, the homily is not a speech or a lecture. So, hindi tayo pupunta sa altar, sa ambo, para magbigay ng speech, ng lecture, na walang kinalalaman sa celebration, na walang kinalalaman sa mga readings. Minsan, mahaba yung speech, mahaba yung lecture. Hindi po ganyan ang homily. It is not a speech, it is not a lecture. The homily is not a sermon on an abstract topic. No, hindi ngayon isang sermon. Nasa isang topic na wala naman ngang kinalalaman sa community. Wala ngang kinalalaman sa celebration o sa piyesta o kaya sa mga pagbasa. The homily is not an exercise of biblical exegesis. Hindi po yan Bible study. No, ginagawa natin ang exegesis kapag tayo nagba-Bible study. Hindi ka nagba-Bible study sa homily. Nagsasalita ka tungkol sa Bible, ngunit hindi yan Bible study. It is not a catechetical instruction. Hindi rin tayo nagbibigay ng katesismo. Kapag tayo nagbibigay ng katesismo, very structured ang ating pagsasalita galing sa isang topic. No, kuminsan may question and answer pa sa catechetical instruction. Hindi po yan yung homily na may question and answer palagi. The homily is not the preacher's personal witnessing. The homily should express the faith of the church and not simply the preacher's own story. Hindi lang yan magkwekwento ang preacher tungkol sa kanyang buhay o to sa kanyang pananaw. Ang ibibigay ng preacher during the homily ay ang pananaw ng simbahan, ay ang katuruan ng simbahan. It is an official preaching of the church and not of the preacher. Kuminsan magbibigay siya ng konting anecdote sa kanyang buhay, pero hindi lang yan tungkol sa buhay ng preacher. No. All the above are elements of the homily but not the homily itself. If they serve the homily, they are good. If they take the place of the homily, they are not. Kaya sa homily, may konti kang testimony, may konti kang pahayag tungkol sa Bible, no, may konti kang sermon sa mga tao, may konti kang ideas na ibibigay, no, yan ay makatulong ba sa homily itself. Pero it does not take the place of the homily. So, kung ganyan yung, ano ba talaga yung homily? So, we know what the homility is not. So, what is the homily? The homily is part of the liturgy. Mahalaga. Part of liturgy. And is strongly recommended for it is necessary for the nurturing of the Christian life. Kaya dapat may homily sa mga pagdiriwang ng linggo. May homily kahit na konti lang ang mga taong nandoon. Lalong-lalo sa mga piyesta, dapat may homily. So because it is part of the liturgy. At kailangan ng mga tao na manourish, mapakain ang kanilang isip, ang kanilang puso ng salita ng Diyos. At yan po yung pagpapahayag na ginagawa sa atin, sa ating misa. It should be an exposition of some aspects of the readings from the sacred scripture or another text from the ordinary or from the proper of the mass of the day. Kaya dapat may connection ang ating pagpapahayag sa mga binasa. Yan po'y paliwanag na mga pagbasa, paano natin maisa sa buhay ang pagbasa. O kaya yan ay may connection sa mga dasal. Pampaskong dasal, pangmahal na araw, patay, sa dasal sa mga namatay sa funeral, may connection diyan. O kaya may connection sa okasyon. Yan ay pagdiriwang ng isang santo, yan ay pagdiriwang ng isang pagpapasalamat sa Diyos o kaya ng kasal o kaya ng binyag. So may kaugnayan diyan.
So, hindi lang any other topic na gusto ng preacher. He is limited by the celebration because it is part of the celebration. And what should be presented should take into account both the mystery being celebrated and the particular needs of the listeners. Kaya, marami pong i-consider. I-consider mo yung readings. I-consider mo yung prayers. I-consider mo yung okasyon. I-consider mo yung mga taong nandoon. Iba yung homily kapag ang kausap mo ay mga bata sa Children's Mass. Iba yung homily kapag ang kausap mo ay mga taong namatayan. Iba yung homily kapag ang kausap mo ay mga kabataan. So you should also consider the needs of the people. Iba yung homily kapag ang kinausap mo ay mga nasunugan. No, o kaya sa pandemic. So you consider yung mga needs na yan. So yan po yung purpose ng ating homily. Kaya whether the homily explains the text of the sacred scriptures explained in the readings or some other text of the liturgy, it must always lead the community of the faithful to celebrate the Eucharist actively so that they may hold fast in their lives to what they have grasped by faith. Kaya nanggaling yan sa readings, nanggaling yan sa prayers, nanggaling yan sa okasyon, ay dapat matulungan ang mga taong mag-celebrate ng Eucharist. Eh, yung context niya, yung Eucharist eh. Kaya dadala uli sa ating celebration. Upang magawa yan, kailangan that the homily must be truly be the fruit of meditation. Pagnilayan, pagdasalan, carefully prepared, talagang inihanda, neither too long nor too short. Wala ka namang masabi sa 3 minutes. Wala ka namang masabi sa 5 minutes lang. Pero sobra naman kung 30 minutes. Long homily. Kasi sinasabi between 20 to 10 minutes. Basta well-prepared, may masasabi ka na dyan. And suited to all those present, even to children and the uneducated. Kaya nga dapat titingnan yung audience. Dapat mababa yung language na maintindihan ng mga bata o mga hindi nakapag-aral. Hindi ka lang nagsasalita sa mga educated. No? Kaya dapat tingnan natin, sino ba yung nakikinig sa aking homily? Kanino ba ito? Ito ba'y para misa sa mga professors o sa mga seminarians? O yan ba'y sa isang parokya? Dapat i-consider yan. No? Pero bahagi ng homily ay ang preparation. They say, to give a one-hour homily, you need only 5 minutes of preparation. To give a 15-minute homily, you need 2 hours of preparation. Kung talagang maisiksik mo at maayos sa pagkasabi, kailangan mo na mas matagal na preparation. Pero kung basta ka lang magsalita, no, walang preparation, marami kang mahaba yung oras na gagamitin mo. Pero wala namang maintindihan yung mga tao. So, saan tayo kukuha ng ating mga homilies, ng mga topics? Galing po sa readings. That's why the preacher is the servant of the word. He is not the owner of the word. Kaya dapat titingnan, ano yung mga readings? Ano bang application ng readings na ito sa mga tao? So, the Old Testament reading is chosen in the light of the gospel. Pag-usapan natin yung ordinary Sunday liturgy. May 3 readings tayo. No, first reading, second reading, gospel reading. After the first reading, mayroon tayong responsorial psalm. Usually, ang first reading, which is coming from the gospel, from the Old Testament, they are chosen according to the gospel. Kaya may connection palagi ang gospel at ang first reading. At ang responsorial psalm naman ay inspired by the first reading. Kaya iyon yung response natin sa reading na ating napakinggan. Kung 2 readings lang, ang responsorial psalm ay connected sa previous reading na binasa natin. Tapos, yung mga second reading natin, panlinggo,
Hindi naman necessarily may kaugnayan niya sa gospel. Kasi it follows a semi-continuous reading sa isang sulat ni St. Paul, Ephesians, o Corinthians, sunod-sunod ng ginagawa yan. Iba naman yung gospel natin. Iba naman ang takbo ng gospel. Kaya ang usually may kaugnayan ay ang gospel at ang Old Testament reading. Ang second reading, maaring magkaroon ng kaugnayan, maaring wala naman. Kasi hindi naman siya intended na magkaugnay, no, sa gospel reading. So, yan po yung sa ordinary time na mga readings natin. So, preparation for preaching is so important a task, sinabi ni Pope Francis, that a prolonged time of study, prayer, reflection, and pastoral activity should be devoted to it. Kaya kung priority ang service to the Word, priority ang preaching, ay dapat iyan po'y pinaghahandaan sa pamamagitan ng pag-aaral, ng pagninilay, ng pagdadasal, at ng mga reflection sa kanyang pastoral activity. A preacher who does not prepare himself and who does not pray is dishonest and irresponsible. Very strong words. Ang preacher na hindi nagdadasal, na hindi nagninilay, naghahanda, dishonest siya. Salita ng Diyos yan, hindi mo pinaghandaan, baka salita mo yan. And irresponsible, dala-dala mo ang salita ng Diyos, ay dapat i-interpret mo na properly ang salita ng Diyos. At ito pa, napabigat na salita. He is a false prophet, a fraud, a shallow impostor. Kapag hindi siya naghanda, kaya talagang malaki ang responsibilidad. Kaya nga ang mga alagad, ang mga apostles, ay binigyan ng priority, no, ang service to the Word. Kasi dapat ihanda natin yan sa mga tao. It is certainly legitimate for the homilist to preach primarily on the second reading and perhaps devote even several Sundays to one of the letters. Hindi lang po ang palaging topic ay gospel. At madalas, yan ang pong iniisip ng mga tao. Ano yung Sunday reading? Explain yung gospel. Okay, maganda na yun. Pero pwede rin tayong mag-preach sa second reading. At marami rin mga topic sa second reading na hindi po natatouch ng mga gospels. Kaya pwede rin tayong mag-preach sa second reading, not necessarily just on the gospel. So, kasi ang second reading ay salita din ng Diyos na ipapahayag natin. The preacher needs to keep his ear to the people and to discover what it is that the faithful need to hear. A preacher has to contemplate the Word, but he also has to contemplate his people. Kaya habang pinagninilayan, habang pinag-aaralan, pinagdadasalan ang salita ng Diyos, ang preacher din dapat ay mulat sa kalagayan ng mga tao. No, ng kanyang mga tao, ng kanyang community, ng kanyang parokya. He also has to contemplate the people. Kaya kailangan niya rin makipag-usap sa mga tao, makinig ng mga balita, pag-isipan ang mga balitang mga nangyayari. At tingnan natin, sa mga balitang ito, ang Diyos na nagsasalita sa Biblia ay nagsasalita din sa mga pangyayari sa ating panahon ngayon. So ano ba ang connection ng dalawa? Ano bang sinasabi ng Diyos? Paano tayo tutugon sa nangyayari ngayon at tutugon sa salita ng Diyos? So, yan po ang pag-iisipan din ng preacher, paano siya magsalita. Kaya discerning again and again the pattern of Christ's death and resurrection in the life of the community and the world will be the fruit of much meditation. Kaya hindi lang po ang sinasabi ng salita ng Diyos ay tungkol sa personal na buhay ng mga mananampalataya. Tungkol sa salita ng Diyos. Nagsasalita din siya sa mga social issues. Kasi sa social issues, nangyayari din sa buhay ng mga tao. Tulad na ngayong pandemic, social issue yan. Election, social issue yan. No, yung tungkol sa kapaligiran, social issue yan. Tungkol sa mga AJK, social issue yan. Kailangan din magsalita, pati ng politika, social issue yan. So ano bang sinasabi ng Diyos ngayon po na tayo nasa kainitan na, no, ng pagkakampanya?
Ano bang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa mga nangyayari, no, sa ating political system, political life, no, pati yung mga issue sa buhay, abortion, no, divorce sa ating mga families, no, mental health. Pwede pong i-connect yan sa salita ng Diyos. May sinasabi din ang Diyos sa atin dyan. O, at ang salita ng Diyos ay hindi lang po para pagbabatikos. Pwede rin tayo magbigay ng hope, magbigay ng pag-asa. Pwede tayo magtukoy ng mga bagay na dapat nating itaguyod na maganda. So, the preacher sometimes would denounce and sometimes would announce. Yan yung gawain naman ng mga propeta. To denounce and to announce. To denounce what is evil and to announce what is good, what is the good news. So, to keep that balance, kailangan ng mag-meditate. Kailangan ng magnilay. Mga kapatid, pinag-usapan po natin ngayon ang tungkol sa preaching na mahalaga sa ating buhay. Marami pong mga tao ay nagaganahan sa pananampalataya dahil sa preaching. At marami mga tao ay nawawala sa pananampalataya dahil din po sa preaching. And preaching is the task not only of the priest, but of the whole people of God. Tulungan din natin ang mga pari na mag-preach ng maayos. At matutulungan natin sila, una, kung ipinagdadasal natin sila. Pangalawa, kung pinapaalaala natin sa mga pari yung tungkulin na ito. At pangatlo, magbigay naman tayo ng feedback sa mga pari. Alam niyo, nakakataba ng puso na sabihin niyo sa pari, Father, ang ganda ng homily mo ngayon. Magpiprepare pa siya kapag nakita ng mga taong maganda. O, pwede rin sabihin sa mga pari, sa pari, Father, parang wala namang relasyon ang sinabi mo, no, sa ating readings. No, para malaman din ng mga pari na dapat sila yung mag-prepare kasi pinapakinggan sila ng mga tao. No, so, yan po yung bahagi natin, mission nating lahat. So, may mga pari na talaga ni ordained in order to preach at dapat nilang gawin tungkulin na yan. Tulungan natin tayo mga lay faithful paano magampanan ng mga pari ang malaking tungkulin na yan.